What's up mga kabanda? Alright, so ngayon ang ating video, ang ating pinagkakaabalan ngayon, ano? Kasi wala nang mga tugtugan ngayon mga kabanda. So, ewan ko ba kung bakit biglang pumasok sa isip ko to kung kailan tapos na yung tugtugan, yung paggawa ng DIY booster ng mga kabanda. So, wala pa akong nakikita sa ibang ano na may booster na gaya ng gagawin ko ngayon, ano. So, hindi, ang papa ko pa lang ang nakita kong gumawa ng ganong booster. So, ang booster niya mga kabanda ay gawa sa ano, bubog, no? So, itong booster pong yun, hindi ko lang alam kung meron bang maitutulong na para ma-less yung vibrate ng ating mouthpiece, no? So, ang papa ko po ay strumpet, yan si Sir Mer de la Cruz, ano po, or Rem de la Cruz, yung arranger po ng Salamat. No? So, ang mga kabanda, ito kasi yung gagawin ko is gagawa din ako syempre ng pang-trombone, no? So, te-testing natin kasi meron akong nakita. Ito mga kabanda, gamitin natin. Bubog or bote ng vitamins. Kasi itong pinaka dulo niya ay tingin ko naman ay lusot dito mga kabanda yung ano, yung pinaka-leeg ng ating mouthpiece, ng trombone mouthpiece. So, ang kailangan lang natin doon ay nalagyan natin ng o-ring, no? Para mag-fit siya. Tapos, mga 60% lang dito mga kabanda, no? Mga 60% dito ang ating puputulin. Yan, dito. And, ano nga ba gagamitin natin pamputol? So, mga kabanda, kung meron naman kayong yung pamputol ng bubog or ng tiles, kung marunong mo kayong gumamit dito ng para dito, mas maganda, no? Pero gagamitin kasi natin mga kabanda, sinapanood ko lang sa YouTube na gumagamit ng tire wire o ng kawad, no? Yun lang ang gagamitin natin. So ngayon, sisimulan na natin, no? Titingnan natin kung mape-perfect natin kasi yun ang sa papa kasi mga kabanda, bubog ng ano, yung pinaka bote ng pabango, no? So fit na fit siya doon sa bukilya niya. So, maganda yung pagkakagawa, transparent. So, ito yung naisip ko ngayon. Kasi, parang maiba naman yung design mo. Tsaka, ganyan, kung alam nyo namang fit to dito, and fit yung dito, kung alam nyo namang pasok dito yung pinaka hulma ng inyong mouthpiece, so, pwede na rin yun, no? So, te-testing na natin kung gagawa na tayo nito, no? So, ano nga ba mga kabanda ang ating gagamitin? So, yan lang naman. Napaka-basic lang natin kailangan, ano? So, itong tire wire or alambre, no? Yun ang mga kailangan natin kasi yan yung ating iuhulma, no? Tapos, syempre, yung ating bote, yung gagamitin natin pinaka-booster. Yan. So, dito natin siya puputulin mga kabanda. Ito nyo itong puting to. Diyan lang natin siya puputulin yung pinaka, yun, ganun. Basta, yun mismo yun. Titira lang tayo ng kaunti dito sa kanyang pinakaliig para pagka nalagyan ng rubber, mag-fit. Tapos dito, asan ba yun? Siguro mga dito natin putulin to. Ito. Ayan. So, ganyan pa rin kahaba yung matitira na. Okay, tapos ito. Hindi ko lang kung tawag dito, cutter, pliers. Excuse me. Cutter, pliers, or kung anong meron kayong makikita nyo sa bahay. So, lahat ng gamit natin mga kabanda is wala tayong gagastusin, wala tayong bibilhin. Ayan, palamuti lang sa ating mouthpiece. Ewan ko ba kung ba't saka ako naisip to kung kailan tapos na yung tugtugan. So, ito sana mga kabanda, gagamit sana tayo ng kandila. Nasa outdoor kasi tayo, nasa labas tayo, magtatagal tayo, no? Lagi tayong sisindi. So, gagamitin na lang natin is yung stove. Okay. So, hulmain na natin, ah. Hulmain na natin. Madali lang naman siya. Ikot lang naman natin itong ganito. Okay. Tigas. Yan, ah. Yan. Tapos, isang ikot pa. Yan, nakita nyo naman yun, ah. Isang ikot pa ulit na. Para mag-fit. Okay. So, ganyan. Tapos, ikot natin ito. Yan. Tapos, hulain na natin para mag-lock. So, mas
maganda pa siguro mga manday, sigpitan na natin. So huwag mo masyadong maigpit, yung matatanggal pa rin kasi paling natin ito, alisin natin siya, nalagyan natin siya sa stove. Or sa kung anong gamit kayo sa bahay na pwedeng mapagpabaga agad dito sa ating... So nakuha na natin yung hulma niya, no? Ibigay natin. Ibigay lang natin siya. Okay. So hindi niya makuha lahat. Kailangan kasi banat na. So tingnan nyo, parang parang hulma niya. Wala lang natin. Yan. Ang loob pa rin. Yan mga kabanda, no? So yan, ito nang mangyayari sa ating yan, kita nyo yan. So dapat konti lang yung gap niya, no, para matatanggal pa rin natin siya. Yan, so ito ilalagay natin sa burner. And pagkakita yung nagre-red na siya, yung sobrang init na niya, nagbabaga na siya, saka natin nilaganon, no? So huwag nyo mahawakan, syempre dapat nagagalaw nyo pa rin. Tapos kung hanggang saan lang yung gusto nyo patulin, yung patagaling nyo, ganyan. Tapos pag natangga, pas pagka yung ano na, tatanggalin na ulit, no? Tanggalin. And tutubog sa tubig. And hayaan na lang natin siyang mabiak, no? So itatry natin mga kabanda dito kung mababasag ba siya or magagawa ba natin ng ayos or ma... or mabibiyak ba siya or kung ano, kung ganyan, basta kung magagawa ba natin ng ayos o hindi, no? So sana maging successful ang ating gagawin. Ayan, para makagawa tayo ng mas marami. And tingnan natin, no? So tara. So ayan ang mga kabanda, oh, so ganito mangyayari dyan mamaya, no? Pag lalagay na muna natin siya dito. Ayan. Tapos pagka mainit na siya, no, so lagay niya natin. And ilalagay natin siya dito. Yan. Yun yan, no. Tapos lalagyan natin sa tubig hanggang siya maputol. So tingnan natin. So mga kabanda, safety first tayo, no. So patayin muna natin siya bago natin buhay. Pwesto muna natin siya ng ayos. Timbuhay natin. And bago kayo mga kabanda, tandaan nyo, bago kayo mag... bago nyo, pagka mainit na mainit na siya, pagkakita nyo yung ano na, lagi kayo dapat may pot holder or kung kaya naman yung plies na rin nyo, plies nyo na lang. Para ano, so kukuha lang tayo mga kabanda ng tubig, yan, ano na siya dyan. So yan mga kabanda, pagkita na natin siya nagbabaga, no? Ayan, nagbabaga na siya. So lalagay na natin siya dito. And, shoot! Pero bago natin ilagay sa tubig mga kabanda, hintayin natin medyo malamig-lamig na yung kawad dito, tapos tatanggal natin yung kawad bago natin isubsob. Ilublub pala. Okay, start. Simulan na natin. Mga kabanda, no, so nag-crack lang siya ng konti. So, ulitin natin. Yan ang mga kabanda. Yan. So naputol na po natin, ano. So ito yung paputol niya.
So hindi siya pantay. Yan, bigay niya siya ano. So yung kita nyo rin naman mga kabanda. So may ano siya, may crack, no? Tama natin, may crack. May crack siya. So gagawin lang natin dyan mga kabanda is alam nyo yung shoe glue. Kaya yung mga kabanda ng shoe glue kasi yung loob lang naman may crack dyan. And ito, mga labis na yan, puputulin natin, no? Putulin natin yan. Tapos i-liliyahin natin, no? So, naisip ko mga kabanda, no? Huwag na lang pala itong tanggalin. Hindi ko na lang pala siya tatanggalin, no? Ito na lang tatanggalin natin yung puting yun. Para mahaba-haba yung pwedeng paglagyan ng o-ring, no? So, tara, balik tayo sa lamesa. So, yan ang mga kabanda. So, naputol na natin siya. Yan. So, ito mga kabanda, hindi na natin ito kailangan. So, pwede pa rin naman to shot glass, no? Gawin natin shot glass. So, lilinisin na lang din natin. Tapos, ano pa ba? Ito, mga kabanda. So, hindi siya pantay, no? So, ang technique dyan para mapantay natin, mga kabanda. So, yun yung crack na yun. Kung kita nyo yung crack na yun. Mga kabanda, madaling mag-ayos yan. Ang crack na yan. So, kung alam nyo yung super glue, kaya yan, mga kabanda. So, ito naman kasi, kahit sa lating nyo to, wala oh, walang crack dito sa labas, pati dito wala rin. So may crack dito is yung loob, pero may tendency pa rin siya talaga na 99% na mabiak talaga siya, no? So lalagyan na rin natin mga kabanda ng super glue para sure. And ito ay tatanggalin ko pa sana, pero sa naisip ko mga kabanda eh, wag na, para mahaba-haba yung ano, pero puputulan pa rin kasi natin to mga kabanda, no? hindi natin tatansya na ganito talaga siya kahaba kasi maikli lang yung ating mouthpiece, baka hindi na sumuot sa ating trombone. So puputulan pa rin natin to kung kailangan, no? So ngayon papantay muna natin. So para mapantay natin siya, ito tatanggalin ko muna tong expense na to. So ito ngayon tatanggalin ko muna tong labis na to. So discarte nyo na yan mga kabanda, no? So paano nyo tatanggalin? So kasi ito inuunti-unti ko na lang yung mga bubog, ganyan ko lang. Tapos hanggang sa mabiak na, hanggang sa maubos natin. Tapos para mapinis naman natin mga kabanda is pwedeng liha, pwedeng kikil, kung ano yung gusto niyong gamitin, no? So tara, and ipakikita ko sa inyo maya-maya na pag may mouthpiece na, no, kung hanggang saan pa yung kailangan natin putulin. So, let's go. Ano muna natin to. Lilinisin ko muna and liliyahin natin. Dahan-dahan pa rin tayo mga kabanda, no? Ingat pa rin. So, kung magpuputol kayo na ganito, kailangan kayo nakasalamin para hindi tumalis yung mga bubog na tinatanggal yung sa inyong mata. Para hindi mapunta pala sa mata nyo. So yan, pagkakita nyo na naman konti na lang, eh, pwede na yan, no? Lilihan na lang naman natin. So ako, ano ba natin kasi? Alin na natin yung maya-maya kasi mamaya matuluyan yung crop. Tingnan na. Kaya pa. So yan, nabibingaw na. So anin na lang natin, lihahin na lang natin. So wala akong mga kabanda ng liha. So yan mga kabanda, kasi wala tayong cutting, wala akong cutting disc, wala akong liha. So ito na lang gamitin ng cutting disc. So tingin ko naman pwede rin ito kasi magkas panggil naman ito at walang putput to. Hindi siya tayo ng liha na, napuputput na. So ito na lang. Nagatay na natin sa mga kabanda hanggang sa mapantay, no? Yan, kita naman na, mapapawasan din naman siya. Ayan mga kabanda, so konti na lang ating papantayin na, no? Yan, madali lang naman maglihan yan. Yan, so yung crack ay ganun pa rin naman, nalagyan na lang natin super glue. Yan, wala na rin siyang talas, no? Wala nang talas. Yan, lilihain na lang natin, ano, and papantayin na lang natin yan. Yung as in pantay talaga, para pag nalagay natin sa ating mouthpiece ay lapat, no? Itangin man yan. Ito yung susundin. Ang gawin nyo mga kabanda, pagpapantay nyo, isang sundin nyo kung ano yung pinakamababa, no? Pag na-biak nyo ng ayos, no? So yan, ito yung susundin natin. Ito. Ito nyo yan, pinakamababang yan. Ito susundin natin. So, ito pa yung ating liliyahin, no? So, papakita ko sa inyo mga kabanda mamaya yung finished product pagka natapos natin liliyahin.
alright. Okay, what's up mga kabanda? Alright, so ngayon na nalihan na natin. So, pero papantayin pa rin natin ah. Tapos, pinutol na rin natin to and papantayin pa rin natin. So, nagkabingaw nga dito. Ayan. So, unahin muna natin tong isa, tong sa papa. Ayan. So, binabawasin na natin ah. Para pumasyado sa trumpet. Ayan, dano rin yung mga kabanda. Bubog din yan, no? Sa papango. Sa papango yan. Tapos ito, yan, ito yung sa akin. So, konting linis pa, dalagan din natin ng goma sa loob para magkasya. Para mag-fit, no? Yan, so yan yun. So, papakita ko na lang sa inyo yung finished product pag natapos. Alright. Product on process. Magamitin, no? Yan ang gagawin natin. Yan ang babawasan natin. Yan nasa ipapaw ng tape. Alright, finished product. Booster, made in Philippines. Tiki-tiki po ang brand niya. Kasi yan, nilagyan nila ng spacer. Yan. Nilagyan nila ng spacer. O, tingnan natin sa para. Tingnan natin kung pasok. Una ko lang para. Ish! Diba? Tiki-tiki. Tiki-tiki ang brand. Gago! Diba? Cute. So yun mga kabanta, tapos na nga po yung ating DIY booster, ano? So ito siya. Alright, so yun po. Solid. Okay, so siguro sana naman mga kabanta ay naging sulit ang inyong panonood, ano po. And to sa mga gustong gumawa, nandiyan dyan yung ating tutorial. Ito yung video tutorial natin, ano? Yan. So sa mga gustong gumawa, nandiyan na, ito na po yung tutorial, ano? And sana na-enjoy nyo po yung panonood nyo sa ating video. And wag na wag yung mga kabanda kalimutan mag-like, mag-comment sa mga tanong nyo. Kung gusto nyo kung nagustuhan nyo yung ating video, i-comment nyo mga kabanda sa baba. Wag na wag yung kalimutan mag-share and mag-subscribe. Hanggang dito na lang mga kabanda.